guys. Good morning. Happy New Year. Dito na lang tayo para magsayang ng oras nyo. Nagawin natin. Bubukas na tayo ng package. Ayan o. Ano ba ito? May bag. Siyempre, bago lahat. Spray. Kasi, meron ano pa ito eh. Mainland China. China, Maritas China. Natin ako saan galing. Sinisinin ko ng umawa. Ganda lang magiging ano tayo. Extra cautious. At paano. Yun. Ano ba ito? Ang package na ito is Seagate 2TB expansion USB. Actually, parang ganito lang din siya. Yung sa mga nauna kong vlog, ito yun eh. Expansion plus ba? Mapakinas, expansion. Although, mas malaki yung capacity nito, 2TB. Chapik lang din ang bilay. Mura eh. Dito natin malalaman kung talagang authentic or original na Seagate to. Kasi ito from Octagon eh. Malalim, you know, price niya is ano, $2,999. Which is nabili ko second hand. Pero sealed pa siya. Nabili ko ng 2,000. Ipil na rin. Kasi hindi pa naman nabuksan. Ayun, nagagamit ko na nga rin. Which is ito. So ngayon, itong in-order ko sa Shopee online is worth wala na. Kasama na shipping fees 1,605. Ang presyo. Ayan. 1 COD 1605. Hindi ko lang alam kung gaano ito. Pero ka-legit, katotoo, ka-oreo. Kasi bago naman ako mabili, binabasa ko yung mga testimonials tsaka yung mga comments, yung mga ratings dun sa seller. So for okay naman eh. So ngayon, malalaman natin kung ang laman ba neto eh bato. Yung USB plus drive lang na 2TB ang capacity. Malalaman natin, bubuksan natin. Order. Nakalat ang pera. Ayok mo ang pera. Ng trabaho. Pala mo. Ito gusto ko yung mga bubble wrap na ito, hotdog. Wala ko tawag dito. Hotdog bubble wrap ba ito? Itong bubble wrap kasi na to, sobrang safe siya eh. Sabihin mo, malaki. Inflated siya ng maigi. Kung makikita niyo, tingnan niyo yung nasa loob, kahit iba tumuto, hindi siya mahalog, pero hindi pong mababagsak. Kasi ito eh. Itong bubble wrap. Yan. Uy, may libre pouch. So ito na nga ay hindi siya sealed. So compare natin. Asil pa rin naman pala. Yung ilalim ang hindi. Ito kasi makikita niyo yung una kong binili na 1TB is siliado sa ibaba. Although dito ko kasi tinanggal eh. Kaya makikita nyo parang tamper na. Ito, siliado pa sa ilalim. Samantalang ito si Siki na 2TB yung bago kong order kararating lang, na sealed lang siya sa ibabaw. Although Seagate sticker din naman eh. Hulog lang ba ito? Holographic sticker rin naman, pero hindi ko alam kung talagang legit siya. Yung ilalim ang hindi. So dito natin bubuksan sa ilalim. Check natin muna yung karton kung may pagkakaiba ba sila. Nakuha ang kuha eh. Same na same.
Pentagon, ito yung from Shopee. Nalimutan ko lang yung seller eh. 1TB, 2TB. Check natin ah, sa loob. Mas na. Same lang din naman pala yung packaging niya eh. Tingnan muna pala natin yung serial number nito. Ano po China? Saan po China? Same lang. Date of manufacture nito is 2019. Ito, date of manufacture is 2020. Mas bago to. Last year lang. Traction manuals. Ito. Yung unit itself. Ito. Titignan natin kung maging kabigatan rin naman. Pero parang hard disk drive ang laman. Hindi ko lang sure. Maalog-alog sa loob. Check natin sa loob mamaya. Ay, sa loob. Sa PC. Eh, pagbukas niya eh. USB 3.0. Check natin to. Kailangan natin. Oh, so, i-compare natin. Kasi yato pa siya. Nakatanggalin ko na. Kalabas na sa plastic. Nanahangin na na. Kukuha natin ng comparison. So ito yung 2TB. Ito yung 1TB. The next big scale. Pero isawa ko naman halos same lang siya ng wait, halos same lang talaga. Pareho-pareho, wala naman yung tipong pagkakaiba. Yung design niya talagang ganito eh. Talagang medyo... Talagang yung design niya, nakalimutan ko eh. Parang mga prism ang design niya. Yung surface niya. Yung sticker label eh, nakitingnan natin. Wala naman halos pagkakaiba eh. Hindi, pero di natin masabi eh. Ah, ito. So, dito nagkakatalo sa... Ito, makikita nyo yung 1TB. Assembled in Thailand. Yeah, assembled in Thailand. Nakikita pa. Amang pa lang. Si... 2TB. Assembled in China. China, di ba? Makikita nyo. Product of China pareho. Kakaiba lang. Assembled to sa Thailand ito. Sa China. Malalaman natin ito mamaya. I-check natin sa hard disk and tunnel. Gaya ng ginawa natin dito. So, yun. Bukod ka na another video showing ano kaligit. Kung makikita rin natin kasi sa hard disk and tunnel yung pangalan ng mismo manufacturer, makikita dun yung serial number lahat using hard disk and tunnel. Tsaka yung health at performance ko okay pa ba? Siyempre bago to eh, bago natin bili. So, pati-check natin. Kamaya guys, ako na review video. Check natin. Check muna. Seagate Backup Expansion Plus. Ayun, unbox natin kalabi yung kahapon. Ngayon lang tayo nakapagtuloy. Busy. So, check natin ito pareho kung yung
masignan itong 2 terabyte na nabili natin eh talagang sige. So, sasaksak natin sa PC. Along with the 1 terabyte para malaman natin kung talagang alin dalan sa dalawa yung talagang ano. Baka may comparison tayo. 3.0 ko na isasaksak itong parang mabilis 2 terabyte ay 2 terabyte yun, nag-detect na siya. Ito na rin, saksak na rin natin itong 1 terabyte. Nagamit ko yung actually kanina eh, ipakita pa rin natin sa publiko. Malaglag na, hindi kasi flat yung ano natin eh, yung ating ibabaw ng disk. External, ito na yung 2 terabyte. Actually, may laman na ito eh. Ayan. Nagamit ko na rin actually. Ito yung Seagate na 1 terabyte. Okay. Ngayon, gusto nating malaman is kung Seagate nga ba talaga yun. Kasi dito from here, hindi ko pa siya ma-determine kung Seagate siya. Kahit i-rename yung ngalan ng display. Natin using hard disk sentinel. Ito mostly ginagamit ng mga nagbebenta ng mga okay, di ka actually nagbebenta para ma-check mo yung health at saka performance ng hard disk mo. Even solid state drive NVMe kaya niya rin ma-detect lahat, info, product details, model, lahat may ito niya. So, tignan natin ah. Yan. So, dito makikita lahat ng hard disk na nakasaksak sa PC ko. So, starting from here, yan. Doon ba ito? Seagate. Seagate ba ito? Makikita kasi dito eh. Pati yung yung speed niya, rotational speed niya makikita mo rin dito eh. So, ito si example natin muna, ito si Seagate, yan makikita mo Seagate Barracuda. Lahat ng info, lahat makikita mo rito using hard disk sentinel. So yun, 7200 RPM yung rotational speed. Mga desktop hard disk drive na sa gamit ko eh. Which is lahat yan, panay laro lang nilaman. So, sige tayo, punta tayo dun sa external drive. Ayan, so, eto. Ayan, ito si Seagate. Tama ko itong hard disk drive. Drive J. Ito, Drive J. Ito siya. Drive J, yung 1 terabyte. Drive K naman, si 2 terabyte. Ayan, nakikita natin. Sentinel. So, asa si J? Ito, J. At summary model, summary info, makikita natin dito. So, halos kompleto siya. Kompleto ng detalye lahat. Rotational speed, makikita rin natin dito. Yan, 400 RPM mostly naman kasi pag mga 2.5-inch external, mga 5,400 RPM sana. Terabyte, which is ito.
sabay sa atin. Try. Okay, this five. Ito. Overview. Yung 1 terabyte, 1 terabyte ito. Which is yan. 1 terabyte health performance niya excellent pa 100 over 100 pa yan. So ito kasi, minsan kasi pag nagbibenta ng hard disk, mga hard disk drives, minsan nilalagay nila sa detalye 100 over 100 which is ang meaning yan is 100 overall performance 100 overall health. Ito no worries ka rito yan power on time niya yan dito ba na makikita yung lifetime yung ano niya lifespan macho actually meron ako dito medyo bumabahan ito yung SSD ko na Kingston. Shopee ko rin ito nabili online. Mura rin kasi siguro mga 240 GB na siya. Ano lang ata ito eh. So, 1 to something. Mura na ngayon SSD pa. Mura na ngayon. Lali mga 120 GB. Halos ano na lang yun. Mga brand new. 800 mahigit na lang. Dati ibo pa yan eh. Starting 120 GB yun yung pinakamaliit ah. So ito yung health niya medyo bumaba na pero also usually magdadamit pa naman yan no worries pa yan is so drive ando na tayo sa 2 TB eto dito natin nakikita na to ayan makikita mo overview pa lang to unknown yung status ng health pati performance ano so ito rin yung ano niya ayan, makikita rin the status of the hard disk drive. Hard disk is unknown. The USB storage device doesn't provide more info about itself. So, doon pala makikita mo USB storage. USB storage. Magta-try tayo ng isang try tayo ng flash drive. Pati flash drive, nade-detect mo dito. Lahat ng disk o this na rin this ba to it's actually this dual disk yun halos yung mga common terms nila so magka-try tayo kasi ito makikita mo hard disk eh further info tayo titingin kasi ano meron eh diba meron to info dito dito tayo kay sa drive which is yung 2 TB ayan ay alam ba yun ayan dito lang yung ano niya interface USB attachment USB lang SATA ito itong dalawa kasi external hard drive eh pagdating dito sa disk info makikita mo dyan halos info not yet available matalang ito nandiyan na lahat yan eh tapos kulang info hindi namin alam kung bakit gano'n kung 2 terabyte siya diba nakapagtakay so doon ka na magduda baka ang laman nito isang flash stick USB stick lang nalagay mo sa enclosure nalagay ng mga pabigat-bigat or whatsoever kaya gano'n pero di ko alam, di ko masyado maalam sa ganyan eh masama naman maparatangan natin yung seller na gano'n pero wala pa naman tapos final verdict eh kapag checking pa naman tayo nasa checking stage pa rin naman tayo so eto nga, nakita natin na overview, walang info, halos talagang wala, eto ganun din. Lalo pa nagsaksaka ng antimana, mga hard drive, external, ganyan, makikita mo agad, eto iba ganito. Makakita ka lang ng ganito, halos same na ganito, information is wala. Flash drive, so tatry natin magsaksak ng flash drive. Para
yun. Drive. Drive pa na ba yun? Drive L. O, yun to, USB drive L. O, may mga laman to eh. O, at dito lang sa Arlie Sentinel, na-detect rin siya. Ito, 16 gig to eh. Ito, so, ito. O, makikita nyo, same na same. Ang info dito sa 2 terabyte na storage at saka dito sa flash drive nakasasaksak, sasalpak lang natin, diba? So yun yung binili kong 2 terabyte na Seagate backup extension, backup plus Seagate expansion. Yun yun. O diba, mura yun eh. Siguro, 1605 lang, diba, for 2 terabyte, sobrang mura. Although, dinitry ko lang din naman kasi, oto, kailangan ko na talaga ng storage. Eh. So, yun. Ngayon, sa performance, dito natin makikita. Ito kasi siya, talagang makikita mo, walang info eh. Hindi mo malalaman kung ano yung status nito, kung papalapit na ba sa ano. Hindi nakikita eh. Same sa USB. Kaya doon pa lang, doon ako nagtaka. Kasi, every time magsaksak ang USB, and naka-open itong hard sentinel ko. Dito ko nakikita yung USB, mga lang ng flash drive ganito, lumalabas eh. Oh, info, wala rin. Hindi niya kaya basahin yung info ni USB. So, same. Scenario nangyari ngayon dito, sinaksak nating 2 terabyte na external hard drive, which is USB. Yung kabibili lang, kabibili ko lang. So, doon, medyo nakapagtataka na, di ba? So, doon pala, mapapaisip ka na, same na same, yung status na dito, unreadable, parang lesser yung info. Wala, nothing not available yet. Same sa USB. So, doon tayo pwede magtaka. Pwede natin namin na baka USB lalaman na ito. Pero, wala. Ayoko rin naman buksan, sayang. Pero pwede naman magamit. Ngayon, susubukan natin kopya ng malaking file. Kasi, mostly mga hard disk, kumopya ka ng mga malalaking file, siguro it takes minutes din eh. Na oras, depende sa laki, pero kasi hindi ko pinagsasabi sa buwan na kukopy ako ng files kasi syempre nasasayang, kasi ginagamitan ko rin kasi gamit ko kasi nakatera copy ako na medyo mabilis ng konti yung mga maliit na files, saglit na lang yun, wala na halos loading yun. So eto, susubukan natin tong 2 terabyte na to kopya ng malaking file, tapos titignan natin yung duration kung mga ilang oras nga ba. So, ito siya, external hard drive. May laman na ito actually, mga files to releases eh. Eh, nilipat ko lang din. Kasi nga, may nag-check na ako. Upon checking nga, na-check ko na yun actually last, ano eh. Last kagabi lang. Ngayon lang ako na, ano, na-provide na video. Sabi ko, bigo lang yung ka-ak sa'yo kay Mrs. So, mga files, kaya yung mga maliliitan na files, kaya dyan, yung mga doc documents, mga video, so, pero mga games, kasi mga games ko rito, tangina talaga malalaki. Ayan, try natin dito sa ito, 1 terabyte, ayan, malalaki niya, no? Ayan, may labeling na kasi ako, nilalagyan ko na, kasi kapag may nagpapakopya ng games, ayan, ready to play na ito, halos, makrack lang nga lang ito. Oh, ang paslupa lang tayo, bumibili nila sa Steam. Puta, mahal lang, pero yung lang trabaho. Kaya yung mga crack-crack lang ginanood ko. Tsaka offline lang din naman ako naglalaro. Offline lang din naman ako naglalaro eh. So, okay lang din naman yan. Nawala yung video ko ha, bakit? Kaya. Kaya lang guys ha. Nawala yung video ko. Audio lang ata meron eh. Ano lang kasi gamit ko eh. Tawag dito.
ang gamit ko na isining ko sa Vcam para magamana siya. Magdetect na hindi na dinidetect yung video. Puta. Aberya pa busy. Gamit ko siya pag-record yan eh. Gamecaster. At the same time, pwede ka rin mag-ano dyan eh. Stream. Katamad pa ako. Gamit ko kasi nilaro na pwede stream. Diba kasi kung makapag-stream lang, kaya yung mga ML, tanga na, streaming na. Kakapera sila doon. Wala eh. May nauso ngayon. Giging instant video gaming. Video game creator ka kahit ang nilalaro mo lang isang laro na. Video game creator ka na, marami na sa'yo nag-subscribe, mga ganun. Siyempre, mostly kasi naglalaro ML eh. Kasi hindi ko na, wala akong matinong cellphone para pang ML. Ayusin lang natin yung video ah. Wala eh, sa'yo naman. Gusto ko nakikita yung pagmumukha ko. Natin Vcam, wala audio na lang tayo. Talaga siya live. Also nakasing lang, tuloy natin yung record. So ito, tatry natin kumopya ng isang malaking file papunta doon sa 2 terabyte. NBA malaki to, 94.7 GB. Mostly kasi ito, naabot lang to ng mga 5 minutes lang to. Halos minutes lang talaga. So, try natin kopyahan. So yun, copy. Lalagay natin dito kay external. So, dito makikita natin kung gaano katagal tumakopya. Kapag sobrang tagal, inabot na ng hours mo, ganun. Ah, ibig sabihin, hindi nga tulipit na. Baka, ano lang to, USB. So usually, ang hirap makopya nun, matagal. Sobrang asin, sobrang tagal. O, try natin na paste. Katera copy ako eh. Para medyo kahit paano mabilis. Kasi pa lang eh. Nanabasa niya pa eh. Dito pa lang mabagal na eh. Ayan, putang na 3 hours oh. 3 hours and 44 minutes. Tangin na dito normal. Sa isang hard disk na kukopya ka. Hard disk to hard disk dito normal. Paari ganyan. At yung camera natin para makita yung aso ko lang. So, malabas na connection ko. Hindi ko lang alam. So, yun, makikita nyo, di ba? Ayan, 320 MB na nakukopya. And yung ano niya, remaining time niya is yan, 3 hours and 43 minutes, 35 microseconds. Kumihinto-hinto pa,
hindi siya stable eh. Kaya doon pala magtaka ka na sa putang ina, mahirap ito. So, wala, di ko alam kung naguyo na naman tayo or ano. But, hindi natin alam. Dito normal eh, actually hindi siya normal kasi pag hard disk ko kopyahan mo mabilis yan kahit pa paano, dumidepende pa yun sa specs ng computer mo, ang pagkopya, pag render, pagkopya, pag unzip, yan mga binibenchmark nila eh. So yun, nakikita nyo ganyan yung kaano, diba? Sentinel, ayan. Eto, iba, tsaka hindi ito iba pangalan niya, di ba? FS Pen 200GB. Wala kung ano. Hindi naman siya sigit eh. Eh, kung ba ito, Acer na brand, Kingston, kita mo agad dito. As yan ang nag-ano niya, talagang na ano na ito, mga serial, serial number, mga pangalan ito, hindi ba? Sigit, Seagate, Seagate, Western Digital, yan, dapat. Doon, Acer. Ito, FS Pen, putang ina, di kilala to eh. Ayan, ito, Seagate, diba to? O, ito yung Seagate next na 1TB, ano, diba? Yung mga code test sila eh. At mababasa mo, madidetect mo kayo sa hard sentinel, lahat hindi po nandyan. Pero lang dito sa mga flash drive, flash drive dahil na ito. At hindi ko alam kung ano to eh. Kung USB nga ba talaga to. Ay, same siya eh. Walang info talaga. As yun, hindi natin alam talaga. Hindi natin makita yung end performance eh. Ang hirap. Ang kinokopya so far, ano na ba? Wala, 3 years pa. Hindi ito, hindi normal ito. Tutusin, hindi siya normal actually guys. Hindi siya normal. Bagat talaga, humihinto-hinto pa siya. Hindi siya solid. Solid na kopya. Wala tayong magagawa. Ganun talaga. So yun, napakita na natin. Na talagang wala. As in, wala. Natin naantay itong 3 years na tanginan pagkatagal niya. Hindi yun normal eh. Na tayo magagawa dyan. So yun, nadali na naman ako. Pangalawang beses, tanginan, sige. Alam mo, mura kasi eh. Mura kaya ano. Wala, mapagpatol ako eh. Pagpatul tayo sa mga ganung presyo, putang ina, pagdating ng oras, puta, doon kayo rin madadali. Wala, nangyari na yung dapat mangyari. Ayan na natin may babalik. Wala, nabilalakan man nun eh. Kunin pa natin. Ayan na yun eh. Ayan, meron ako yung video. Bumalik. Video ulit tayo guys, kasi meron na naman eh. Ayan, so yun na nga. Wala, talagang sobrang nakabisit. Hindi naman, mapapakinabangan pa rin naman natin to eh. O sa ibang mga bagay na lang. Mga documents, mga word file, PDFs. Oo, mabilis ito. Magkamo ka, sinubukan ko na eh. Ito, puro ano naman ito eh. Ayan, punta na po ang bagal siya. Ayan, mga documents ito. Mga files ng SME.
ko na dito, saglit lang yan, mga maliliit na file. Parang mga flash drive lang, di ba, copy, drag and drop, ganun lang. Pero pag malalaki yung file, ito gaya nito, isang laro ito, lahat, binary files, lahat nandito. X64 files, lahat nandiyan. Ngayon lang pala na ko copy. Diba? Wala. Kakanceling ko na to. So, hindi siya actually, hindi pa ako makapag, sa, masabi kong talagang hindi siya si Peter. Parang pili ko hindi. Kasi buta mura na nga, biruin mo 2 terabyte, nabot na ng 1,005. Kasama na shipping yung film niya. Tapurin ko na to. Nangyari. Visit. So yun, at least napakita ko na, yun nga, using RD Sentinel, wala talaga siya. Ah, meron pala akong pang check na isa, which is yung ano ba yun? Ito, HD June Pro. Pang check rin to ng ano yun. Although, di niya nakakita dito yung health or performance. Ayan, ito siya, oh, yung FS Pen na yun. Yung health kita. Ayan, kita eh. Yung pang hardest kita yung sigit expansion. Status, okay, lahat yan, okay. Kasi sasin natin, okay pa lang. Kasi na yun, si FS Pen, dito na nga yung 2TB. Pero pwede natin ito ma-check din, error scan. Quick scan lang natin. Makikita natin dyan ito. So, pag may gray area na part, ito yung pinakalaman niya. Lahat green is okay. Pag may red yan, yun, tama na. Quick scan natin, try lang. 2TB in the scan. Ayan, buo pa sana. Ayan, buo. Ang problema kay FS Pen, yun yung pangalan niya, 2TB. Okay naman ito gamitin. Check nga si Kingston. Kasi sa RD Sentinel, makikita natin ito, 90 health niya, ayan, 97, bumagsak siya na siya. Bumagsak siya ng 3%. Check natin dito kay ano. Scan rin natin kay HD June Pro. Bilis ah. Boop, okay pa rin naman. So, no need to worry. Nagagamit ko naman siya. Okay pa siya. Health niya, okay pa. So, yun na nga. So, yun nga guys. Si, ano na natin. Conclude na natin na talaga ito. Nabili natin 2TB eh. Pag-tetag na sigig. Pero meron mga ganun. Hindi ko alam ang laman niya eh. Gusto ko siguro tatry natin kapag ako tinopak, bumuksan ko laman niya eh. Para talagang mapatunayan natin kung hindi talaga siya sigig. So, yun lang guys. Thanks for watching. Dito para at least ma-inform kayo. Para at sa mga bumibili ng mga mura-mura, tapos syempre parang talagang ano eh, hugod to be true na sobrang mura for a 2TB, diba? Why not? Try lang pambili naman, pambahay naman, so try natin. So yun, then hindi makikita natin na ganun. So yun na nga, na mapagpatol tayo sa mga presyong mukay. Pero fine na lang, no? Hindi pa, magagamit mo pa rin naman siya, although pang documents na lang, ganun na lang. So, yun guys, thank you for watching this video. So, hanggang sa muli, kapag pinupo ko, bumuksan ko talaga para talaga mapakita natin na talagang kung ano yung laman. So, yun lang guys, thank you ulit.